What is up, fellow bench warmers? Welcome to Courtside DFS, your daily dose of fantasy DFS. My name is JJT, and with us is Commish Eric. Oh, pero, ako, let's pangit. Get down to business. Ang pangit eh. Oh. Pangit. Hindi, ano lang ah, iyan na lang namin na ako, hindi ako nagising talaga. Yung Anthony Edwards, hindi ko nakitang out. So wala, hindi naglaro. Mali ko yun. Pero dahil doon, gumanda yung laban. Kasi, kita nyo naman, Jaylen Brown, 2.7 points lang na injured. So, medyo hindi, wala ka rin magagawa doon eh. Wala ka rin naman magagawa. So, parehas lang tayo. In a way, mayroon tayong dalawang player na. Patas lang. Patas lang. Pero ang patalo ko talaga, Precious Achiuwa. My goodness. 10.4 points. Oo. So, I guess, tama. This is where the wheels fall off. Saka yung parehas tayong nag-ano sa Luka eh. Medyo hindi naman yun expected no versus the Lakers. Trivia ko na agad. The Lakers are bottom 3. Actually, top 3 versus point guard. Maraming fantasy points sa point guard versus the Lakers. Top 3 sa league. Nagbibigay ng point guard stats. So, 45 for Luka. Ang baba niyan. Oh. Hindi natin in-expect yan. Hindi natin in-expect. Yeah. Saka ang hit natin, of course, Scotty Barnes. Scotty to Hottie. Scotty to Hottie. Kyle Kuzma, not bad. Daniel Gafford, yan yung sa mga sulit. Yan yung mga hits. And Bruce Brown, medyo hit ng konti. Konti lang, slight. Alright, let's move on to tomorrow's matchups. Ilan bang games tayo tomorrow? We have 8 games. Yan. Daming pagpipilian. Injuries. Okay. Tingnan niyo yung early part, ha? Ang linis, ha? Walang... Garland tayo. Garland. Darius Garland. Nag-announce na yung GM and coach na ano siya, na hindi sure na kailan maglalaro. But suddenly, questionable bigla ang list sa kanya. Kung ako manghuhula, feeling ko hindi maglalaro. Pero you have to be sure, syempre. So, yun. Very important. Even if naglaro, the roster, Garland. Wala rin si Rondo and Levert. Eh. So yun yung mga injuries sa Cleveland. Lowry. Pag naglaro ba si Garland, i-roster mo yan? Mura siya. Charlotte ang kalaban ni Garland. So, that actually makes sense. Makes sense si Garland. Lowry naman, yan talaga sure hindi lalaro. And we kind of expected na yan. Last time, tagal na wala si Lowry. Yeah. So, wala siya. And then, another player na very important bukas is Kevin Porter Jr. Yeah. Hindi siya naglaro today. Pero, sabi, hopes to have him back na eh. So, may chance na maglaro to bukas. Yeah. Si KPJ. And then, Chris Duarte, si Digong Duarte, questionable with Lance Stephenson. Very important. Indiana, alam natin, fast pace. So, pag additional minutes sa rest of the players, pag wala si Duarte. Winslow is out. Lou Dort is out. So, yan ang mga sure out na players. Aaron Wiggins, mga small-time players lang na out. And then, ang mga babalik, I think Cameron Payne is a player na yan, na mukhang maging popular ito. Yes. $11. $11. So, mukhang popular. Let's see kung good pick ba yan. Sagutin namin yan mamaya. Yun. Back-to-back is Houston and Eric Gordon has always not played sa back-to-back. So, wala siya sa injury report, but lagi naman ganyan eh. Sa, on the last minute, biglang hindi linalaro. So, yun lang. Okay, so 8 games, who do you like? I like the Sacramento-New Orleans games. Yan ang highest over-under, obvious naman. Walang defense ang both teams. Hitang mo naman, no? So, magandang matchup to. And then, wala na akong masyadong ibang gusto. Orlando, Indiana is a rematch. Sa harap yan, rematch. Kakalaro lang nila nung last game. Ito na naman. So I think fast-paced din to. We already saw the last game. So magandang matchup din to. Ang concern ko tomorrow actually is the blowouts. Utah-Houston. That should be a good game. Pero
Feeling ko by the third quarter, tapos na tong game na to. Back-to-back Houston and then Utah fresh. Okay, itong Portland, yung Portland, like ano ba yung Portland game? Nakita ko yun. Portland, Phoenix. Phoenix. Portland, baka to rin, baka. Tambak din to. May chance sa tambakan. OKC and Denver, I think, will be also a possible tambakan din. So, yan ang mga worry ko tomorrow. That will reflect on my choices today. Yun. Okay. So, sige. Tinan natin ang picks. Ako, value pick. Yan, basta sinasabi ko na, James Harden. James Harden ako. Uh-oh. All the way. Dami akong James Harden sa season long. I will ride him here sa DFS. And kailangan ko rin siya sa season long. So, pupusta na ako kay Harden. $50. Tama. I agree. New York is a slow-paced team, pero Harden doesn't have to play fast. He just racks up the stats. So, yeah, I agree with James Harden. I do not like Giannis, eh. 57, Jokic, 56. Again, the blowout factor nung Jokic. Giannis versus Miami, one of the best defensive team. 57, that's kind of really, really high. So I'm gonna go with Sabonis instead of those players. 41 against New Orleans. Last game, medyo sinunog ako nitong si Sabonis. Pero I'm gonna go back to him. I think it's a good matchup. Again, nakita mo yung taas, no? SGA looks okay for me at 41 kahit mas mataas. Pero yung Booker, maganda rin yan for me, eh. But I really don't know kung maglalaro pa to ng fourth quarter. Taas na ni Booker, eh. 45. Kaya yan pag close. Pag close game. Saka with Cameron Payne playing. Ako medyo, hindi ko masyadong gusto si Booker. Especially with Payne plays. Yeah. Marireach niya yung 45, but there's a big risk with the blowout. He might play only 3 quarters. Eh. So, I feel it's too risky. Ito so na lang tanong. Okay, Harden or Embiid, who would you go Harden. For? Harden. I would go for Harden. Kasi baka maraming magpipili between the two of those. Eh. I'll go Harden there. Cheaper and I think has a higher upside for their match tomorrow. Yeah. There. Haliburton at 36. A little too high for me. Pero like nabanggit natin, New Orleans could be a good game. So baka si Ingram and McCollum, do you like? Yeah, actually, I was gonna go with that. I would choose McCollum over Ingram. McCollum will be a sure play for me. Yun na lang. Sure, lalaroin ko si McCollum. I don't think I would go with Ingram kasi I usually only choose one of them. Eh. So, doon ako kay McCollum. Sure yan, lalaroin ko si McCollum. Kung hindi man, di Aaron Fox ako, yung kabila. Pero, ang nakakatawa niyan, mas mataas pa si di Aaron Fox kay McCollum. So, doon ako kay, feeling ko si McCollum will outplay Fox. Eh. So, kay McCollum na ako. But Fox is also okay. Fox is also okay. Ayan. Okay. Meron ko pang ibang... Hindring. Ano, top wala. Picks? Wala na. Okay, wala mid-range. Na. Sino mid-range mo? Ang mid-range ko, teka ha, ang mid-range ko, wala ko masyadong napiling mid-range. Alam ko, Hill. Anfernee Simons kasi ang unang nakita ko at 27. Pero, again, the blowout risk scares me. So, I will probably not go to him. Yung sinabi mo kaninang player, yun ang pick mo ata eh. Hill, yes. Buddy Hield at 24. Basta starting Buddy Hield at 24, pwede na yan. Tingnan natin yung Orlando game niya, last game. Yan ang Orlando kasi ulit ngayon eh. 28 lang siya. Pero bad game yan. Considered bad game niya na yan eh. So I think may potential for more si Buddy. Yeah. Yun. Still, even at 28, basta wag lang, I know hindi mag-hit, pero yung chances niya to hit are probably better than not hitting, than going below 24. Yes. Mas maganda yung chance niya. So, kumbaga, worst case scenario mo, if he gets 28, at least it's not way below the $24 value. Yun naman ang ano. Well, there are good picks here sa mid-range, but I'm not going to them. So, let's go to the 20. So, stars and scrubs ka.
Yeah. Mukhang ganun na. Mukhang ganun na mangyayari. Isang tinitingnan ko, Jalen Smith. Bumawi to. Last time na-eject but was on track to hit mga 30 points. Na-eject lang siya. So, I'd still go with him. I think at 13 of all the players or forwards ng Indiana, ito yung pinaka-okay. Parang maganda yung combo niya of the points and rebounding. So, and siya rin yung pinakamura. So, yun na rin yun. Yung pinaka-crucial. Yung mga obvious, bagitin lang natin siguro yung Goodwin kung wala si Garland at 18. Yan. So, yan. Sure yan. Actually, yung Garland, hindi natin napag-usapan. Although, nasabi natin kanina in passing, pagka lalaro siya, $30 siya, alam ko. Versus Charlotte, that's a good spot for him. So, yun. Pwede yun a little bit mid-range kung titingnan nyo. Kung lalaro siya. Kung lalaro. So, kung hindi, a good win pick is okay. Yung Gabe Vincent, siguro, ano na rin yan. Common sense na rin yan. Kasi wala si, kung wala, well, wala si Lowry. And he has been playing well. So, although, well, Milwaukee is a good matchup also. So, yung dalawang point guard na yan, okay. Meron ka pa bang iba? Na si Campaign. Ayan, point guard na naman. Campaign. If maglaro siya, I think 11 would be easy to hit. Easy. Ang hindi ko lang masigurado at this point kasi baka kasi may mga minutes restrictions. Doon lang ako medyo worried. But even with minutes restrictions, ma-hit niya 11 pero yung gusto nating plus 15, plus 20. 20, baka hindi niya ma-hit yun if minutes restriction. Yan ang I would say nga na that's my concern with Payne. I see this as a blowout. I see minutes restriction. Minutes restrictions and then blowout. Hindi yan lalaro sa blowout coming out of an injury. So yun ang concern ko sa kanya. And I would go to him kung walang ibang option. But Vincent at 13, Goodwin at 18, point guards lahat yan. Trey Mann at 16. Nabawasan na naman ng isang player ang OKC kasi wala si Aaron Wiggins. So Mann looks good at 16. And then another point guard. Let's say hindi maglaro si KPJ Schroeder, of course, although di nag-hit kanina. Yun yung sabihin ko eh. Medyo na loko tayo kanina eh. Oo. Pero ano yan, still a good play if you want to go for a cheap point guard. Giving some more options, Trey Lyles at 11. Trey Lyles from Sacramento. He started the last game. If he will start again, if they announce him a starter, New Orleans again is a good matchup for him. I think he should be a good pick. And then, ito pa, sino man sinutin to? Si Chedi Osman. $11 versus Charlotte. It's also a good pick. Ito, may pick ako na, sige. Na iniisip ko. Isaiah Roby. Yun, pwede rin. Medyo nagkakaroon na ng minutes si Isaiah Roby. Trending up ng konti yung minutes. Although, yun nga, may concerns pa rin of a blowout. Pero, baka 13 would be, kaya niyang i-hit yung 13, I think. Ang question na lang if ma-hit niya yung plus 15 or plus 20 niyan. Ang Roby, ang concern ko not only the blowout. He's the starting center, I would assume. And it's Jokic. At the last time, I remember the one, kaya ko lang naalala yan kasi there's one time na linaro ko si Roby and then it was against Jokic. Nag-3 fouls agad. Kaya bang ilang minutes. Baka nung December. So, concern ko lang, naalala ko yun eh. So, parang ingat lang. Pero okay siya sana kasi he's if he's getting 20 minutes lang nga, may hit na niyan 13 easily. Madodouble na yan. Yeah. So, he's a good, ano. Yung another, ano dyan, is Jackson Hayes. I don't know anong problema ng Yahoo kay Jackson Hayes. Ano yung galit nila kay Hayes. Pero kahit na nagpa-perform yung $12, hindi nila tinataasan. So ako, kung hindi niya tataasan yung $12, I would go back to Hayes. I think it's a good matchup against Sacramento. Yeah. Ito naman. It's a great move. Six games. Ha? Straight. Six games. Oo. Straight. Nag-hit. Okay, ayan. Meron pa? Meron ka bang picks? Ito, last na. Kung ano lang, kung gusto niyo lang yung feeling na jackpot, si Poku
Si Poku, $15 yan. Pero, wala si Wiggins. Wala lang. Feeling ko lang na talagang may pagka parang ano siya eh, blowout proof eh. Parang yes. Blowout lalaro rin. Saka sana wag siyang bumantay kay ano, kay Jokic. Hindi mo siguro. Kawawa siya. Pucha, kawawa. Kawawang kawawa. Para siyang ano, para siyang yung pag nagkasakit si Jokic tapos nag-lose ng 200 pounds niya. So, hindi naman siguro nila bibigyan ng ano, parang bata lang to si Poku pag nilapit mo kay Jokic eh. So yun that's yan. Yan yung mga that's picks it. Namin for tomorrow. So that's it for today's Courtside DFS. Good luck tomorrow, guys. Today medyo pangit yung mga picks namin eh, minalas lang kasi injuries and all. But hopefully tomorrow mas maganda ang ano, mga wala namang ma-injure, mas maganda ang mga pili natin tomorrow. All right, we'll see you guys tomorrow. Bye.